May nagtatanggol kay Maria Ressa, ha? Eto. Sikat to eh. Sabi po, ng asawa eh, di ba? George Clooney. Sabi po, ng asawa ni George Clooney, na si Amal Clooney, is Maria, si Ressa nga daw. Maria become the first Filipino Nobel laureate in recognition of her work. She should be celebrated, not thrown in jail for it. Bakit etong mga ito? Sila pa yung mas nakakaalam kesa sa mga Pilipino. Ano? Gusto nila, sir, magsaya. Eh, ayaw namin. Kung sino pa yung mga tao dito sa Pilipinas, eh parang feeling nila, mas alam pa nila kung ano ang nangyayari at ang ginagawa ni Maria Ressa. Masyado silang opinionated, sir. Imaginin mo, partner, ang mga tao dito sa loob ng Pilipinas, eh sukang suka kay Maria Ressa at sa Rappler. Totoo. Sukang suka. Tapos sila, maglalabas sila ng mga ganitong mga opinion nila. Na feeling mo mas alam pa nila kung ano yung ginagawa ni Maria Ressa. So sinupalpal ni Sasot ano? So that's the legal argument of attorney Amal Clooney. So parang ikaw ba ang attorney ni Maria Ressa? I think, sir, this person, Amal Clooney, is an international human rights lawyer. Then, wala po akong pakialam kung international human rights lawyer ka. Katulad ka lang ni Hillary Clinton na sasabihin, parang malaking kawalan sa amin si Maria Ressa, nasa na nga lang yung nagpapalabas ng katotohanan dito sa Pilipinas. Tapos gaganyanin pa ng mga Pilipino. Which is, kung bibilangin po natin yung stay nyo rito sa bansa natin, I think kung nakapag-stay po kayo ng isang linggo, bilangin natin kung ilang araw yan. Ha? Oh. Isang buwan? Nakastay ba kayo dito? Experience nyo po ba ang nangyayari sa bansa po namin? Yun. Kung may dapat po magsalita about yan, about kay Maria Ressa, at pakinggan po ng buong mundo, ay hindi po kayo. Kami po mismong mga Pilipino. Dahil encounter po namin sila mismo sa sariling bansa po namin. And who you? Sino kayo? Shut your... Okay. Tawag dito, ang daming lawyer ni Maria Ressa, no? Papak-check na naman. Wala pong lawyer sa ibang bansa si Maria Ressa. Ayun ako. Yung mga nagtatanggol. Saka sir, sa lang yung akusadong biyahe ng biyahe. Saka yung mga nagtatanggol sa kanya, puro nasa labas ng bansa, ano? Saka ito lang sir yung convicted na palaging bumabiyahe. Saka gusto po namin ulit-ulitin. Ako gusto ko talagang inuulit-ulit-ulit ito. Hindi po ang gobyerno ng Pilipinas ang nagdemanda ng cyber libel kay Maria Ressa. Kaya wag po tayong maniniwala doon sa mga pautot nila. Yung mga pautot nila na, pinapatay na ang press freedom o ganyan, sinisikil na ang mga press. Wag po, kasi po ang nagdemanda kay Maria Ressa ay si Wilfredo Keng na isang Filipino-Chinese na negosyante at pinaratangan niya na smuggler. Yun po ang dahilan kung bakit posible na makulong ng 6 na taon mahigit si Maria Ressa. And I thank you.